So, mga bro, naglinis pala ako ng throttle body ni Click na parang last week yata or 2 weeks ago. Okay naman yung linis natin, wala naman naging problema. Ginagamit ko na matagal. Nung nilinisan ko to, around 8,700 ang tinakbo niya. Usually kasi pagka throttle body cleaning, 10,000 kilometers, pwede ka na maglinis niyan. Pero sa case ko kasi, napapakita ko sa inyo bakit naglinis na ako. Yung kalsada kasi rito, ito sa labas ng kanto namin. Tapos sa subdivision, ginagawa. So, mabilis dumumi ng air filter ko. Magabo kasi dito eh. Sobrang gabo. Ngayon, syempre, pagka magabo ko lagi yung dinadaanan mo, natin, pakita ko sa inyo. Actually, gawa na nga eh. Konti na lang. Pero ng mga nakaraan, talaga ano to, yung from start na ginagawa. Gabok talaga dito. Tagal lang ginagawa nito eh. Ilang buwan na eh. O yun, pagka laging magabok yung dinadaanan nyo, mabilis na dumi yung air filter. So, syempre, yung mga hangin na pumapasok sa throttle body, dumi din. Kasi ka laging magabok eh. Hindi naman yun perfectly nasasala ng air filter natin. Kaya yun ang cause na mabilis pag dumi ng throttle body. Kaya nung binuksan ko to, medyo malinis pa, pero yung loob niya, yung mga passageways ng maliliit, yung sa pa, lalo yung sa idle screw, yung mga passageways yun eh. Yun, dun yung mga dumi, kulay team. Yun, pero usually nga, 10,000 kilometers pwede na, pero kung magabuko lagi sa dinadaanan nyo, kahit agahan nyo ng konti paglilinis. Or pag naramdaman nyo na pangit na yung minor nyo, yung parang unstable na or parang sobrang baba na ng minor, yan, pwede na yan. Pwede nyo rin tanggalin yung idle screw. Tingnan nyo kung merong itim sa pagka tinanggal. Tandaan nyo lang kung ilang turns nung bago nyo tanggalin, para maibalik nyo sa dati. Pakita ko muna sa inyo yung process kung paano ko nilinisan yung throttle body ni Click. Yan, baklasin natin yung throttle body natin. Tinanggal ko na yung upuan para mabilis tayo. Ito lang gamitin natin dyan. 10mm na T-wrench para dito sa bracket ng itong retainer bracket. Yung nakabitan ng sa injector. Ang dalawa yan, 10mm. Pero una natin tanggalin to. 8mm naman to. Itong injector mismo. Yan ito. Itong dalawa. Para mas may access tayo dito sa 10mm kasi umiipit to dito eh. Una natin yung tanggiyang at yung injector para matatanggal natin to. Tapos sa may intake manifold, 10mm. Yan ito. Yan. Tapos yung throttle at reverse cable, tatanggalin din natin itong dalawang to. Size naman ito, 12mm. Yan, tanggalin natin yan. Tapos uluwagan natin to yung dito sa papuntang airbox. Yung rubber na na hose. Yan. Luwagan natin yan.
Yan, tapos bunutin naman natin tong sa sensor ng choke tsaka yung TPS na sensor. Hindi kayo mailito dyan, sa ibabaw yung choke. Ito, itong kulay gray, tapos yung black yung TPS sa ilalim. Tapos takpan natin ito, itong butas. Delikado yan pag nalaglagan ng mga tornilyo kung ano. Itong throttle at return cable, hindi kayo mailito dito. Yung return kasi ito, meron siyang ganito. Hindi siya papasok sa itaas. Sa itaas yung throttle cable, ito. Wala siya nun. Hindi mo ito may papasok, kaya hindi ka malilito sa pagkakabit niya. Ayan yung throttle body natin. Pakita ko muna sa inyo to. Meron kasi yung nakaipit sa throttle body papunta sa ano, doon sa makina. Ayan, ito. Orientation yan. Itong may mga ano. Ayan, may mga number na yan. 0, 6, 3K. Ayan yung nasa ilalim. Ayan, bahala na kaganyan yan. Ito yung walang markings. Andito naka ipit yan, dito nakaharap. O yung may mga numbers, letters sa ilalim. Ayan, may oring yan sa gitna, magkabila. Ingatan nyo ha. Ayan, ganyan, paganyan siya. Tapos yung mga tornilyo naman, itong mahaba, dalawa dito yan. Sa manifold. Ito yung intake manifold dito. Ito yung mahaba, dalawa. 10mm. Tapos itong maiksi. Dalawang maiksi na 10mm. Ito yung sa bracket. Yung retainer. Ito naman yung sa injector. 8mm. Maliit siya. May marking din yan. Hindi ka mailito. Malinis pa itong throttle body ko. Sa 8,000 plus kilometers. Nung nakaraan na binuksan namin to sa Guansun, malinis pa rin, pero nasa 6K pa lang yun nun. Pero linisan ko na rin kasi magti 10,000 na. Tanggalin din natin tong ano, ito yung sa auto choke eh. Kasi ito yung TPS, ito yung TPS sensor. Tanggalin natin yan. Size naman yan, T25 na ano, yung torque screw, yung star. Yan. Pagka hindi nyo may suot yan, ano nyo, pukpukin nyo lang. Ayan kasi mga kulay blue na ako nakalagay eh. Ayan, pupuha nyo lang na ganyan. Para lang bumawad siya. Para madaling tanggalin. Ayan, tatlong yan. Tanggalin natin yan. Ito yung sa TPS. Ayan, mahaba ano. Dandaan lang tanggal nito. Meron tong o-ring eh. Ito medyo maigpit itong TPS. Sumama na. Yan, ayan yung TPS natin. Ayan yung o-ring. Tatanggal natin yung o-ring na yun. May o-ring yun dyan. Ito. Kasi linisan natin yan na ano. Para hindi ma-damage yung o-ring. Tanggal natin. Yan. So, punasan na lang natin to. Punas. Yan, dito. Ito yung TPS. Balik muna natin dyan. Tapos itong sa auto choke, tanggalin din natin itong dalawang to. Tigas pag unang baklas pa lang eh. Ah, magkaiba sila. Ito, mas malaki yung ano nito. May batsura. Parang may mataba sa ibabaw. Ito, isang manipis na mahaba. At itong kabila. Yan, ganun din, paras lang. Ito yung sa auto choke. Yan, may dalawang mataba. Mahaba sa TPS. Ito, ingatan nyo to, may spring to. Spring loaded. Yan. Siyempre, alamin natin yung ano, mga pyesa natin. Ano yung orientation niya, pag ganyan. Ito, pwede natin pang punasan. Yung spring niya. Yan, ganyan ang pwesto.
auto choke. Ayan yung pag sa cold start, yung mataas yung menor, yan yan eh. Tapos saka siya bumababa, ayan yung auto choke. Ito namang idle screw para hindi kayo malito. Halimbawa, first time yung dilinisin yung ano, throttle body, bibilangan nyo kung ilang turns. Itong kasi sa akin, adjust na ito ilang beses eh. Kumbaga na tono na kasi nakapanggilid ako at saka nagpipe ako. So nag-iba yung minor nun. So ipapaano mo yun, papacheck mo yun. Idle tuning. Kailangan sakto lang. 1,700 ang ano, ang standard na Honda click. Honda beat, ganun din eh. Plus or minus 50 yata yung click. Plus or minus 10 naman or 20 yung beat. Mabibilangan nyo lang ako ilang turns. Ang gawin yung basis ito. Yung mismo ano, yan, may guhit siya na ganyan eh. Baka ganyan, kung stuck yung sa inyo, baka ganyan ang pwesto. Isagad nyo lang yung ano, baon. Tapos bilangin nyo kung ilang turns. Itong sa akin, 1, 2, 3 and a half turns itong sa akin. So ganun ko rin ibabalik yan. Ayan yung tono ng ano, nung idle ko. Sa set ko ngayon na nakapanggilid siya, nakapipe. Nakaremap din to eh. Pwede na itanggalin yan. Unscrew nyo lang. Ay, ito malinis pa kasi nilinisan ko ito nakaraan. Nung unang tinanggal kaya may mga itim-itim eh. Kaya naisip ko na mag-throttle body cleaning ako. Yung loob parang medyo may mga dumi din. Tingnan natin. Ah, may dumi na nga. Ayan. May dumi na. Tagus yan dito. Ito. Yun ah. Ah, madumi na rin siya. O kaya minsan nagiging unstable din yung minor pagka madumi ito. Hindi stable yung pumapasok na hangin eh. Ayan ah, madumi ah. Yan, okay lang pala na nilinisan natin. So every 10,000, nilinisan nyo na throttle body. Tanggalin naman natin to. Yan, dalawang bolt na yan. Ito, tsaka ito. Ito ang size 8mm. Yan, tinan ko kung kaya kong tanggalin na. Baka mahigpit eh. Pag hindi kaya, gamit tayo ng impact wrench. Ah, matigas! Pero siguro yung papatulong kayo, papahawak. Tapos, papiit nyo. Ito, gamitin ko Inco na impact wrench. Ang tagal ko nang gamit ito, matibay. So ito, deep socket na 8mm. Tanggal agad pag impact wrench, no? Ito, maba din siya. Hindi na kayo marilito kasi meron siyang ano, meron siyang, parang hindi siya full thread. Parang yung kasing haba nito, yung sa ano, sa injector. Pwede naman iiwahiwalay, hindi kayo malito. Ito yung sa injector. Press kasi 8mm. Pero yan, magkasing haba, halos. Mas mahaba ng konti ito. Itong sa mismong throttle body. Ayan, medyo madumi na pala. Madumi na din. Pero konti lang. Konti lang yun dami. Ito, tanggalin natin to. Kasi rubber yan. Yan, di ma'am kayo magkamali ng kabit nito kasi meron namang guide yan. Ayan, isutan dito. Dumi na, no? Ayan, throttle body. Ayan, medyo madumi na nga. Pero konti pa lang yung dumi. Hindi pa sobrang dumi. Ito lang yung mga butas-butas na yung medyo madumi. Ito. Kailangan na rin linisin din. Yung kaya yung debit nun, 10,000 kilometers nung pinatrottle body cleaning ko, madumi na eh. Ito malinis pa. Konti lang. Pwede natin linisin ito, natanggal na natin lahat ng mga plastic tsaka yung mga rubber. Yung mga o-ring. Linisin na natin ito. Ito, pwedeng gasolina pang linis nyo. Pero ako, ito na lang gamitin ko. Yan.
Extreme One CVTFI throttle body cleaner. Malinis ko. Nabukan nyo lang to para mas madaling linisin yung loob. At as gamitan nyo ng cotton buds pang ano, pang check kung may mga dumi pa yung mga butas-butas sa loob, no? At ang mga butas, check nyo kung may dumi. Mga carbon na rin pala to, yung loob yan, kita nyo. Ano kayo na agad, malinis na. Malinisan nyo lang mabuti, tanggalan nyo yung mga lahat ng carbon. No? Kaya natin i-assemble. Punas-punasan muna natin yan, yung mga tinanggal natin ng mga sensor sa idle screw. Okay na, nalinis ko na mabuti. Ito, napunasan ko na rin. Ito pala dahil lang kaya hindi ko ginamit yung ano. Hindi ko nilinisan ito nung chemical, yung pang spray natin, carb cleaner. Itong mga rubber kasi nag-expand. Tinan nyo. Nag-expand na to, lumaki. Ito napunit na. Kaya hindi mo pwedeng gamitan yung mga rubber parts. Ayan yung mga o-ring lalo. Mag-expand yan, lalaki. Yan, may importante dyan yung mga butas. Linisin nyo mabuti ng ano. Ng mga cotton buds. Yan, madami kang nakuha sa mga butas. Itong sa air screw, ayan ito. Dito. Tapos meron niyang ano eh. Meron pang isa na tagusan dito. Yan ito, itong maliit na to. Yan, may dami din dumi yan. Linisin niyo mabuti yan, yan. Tagusan yan doon sa air screw. Yan. Hindi ko lang makita niya, pero yun. Yun oh. Yun. Yan, sa air screw yan. Linisin niyo rin to. Tagus yan doon, magkakonekta. Kapag malinis na, tuyuin niyo mabuti. Ito, punasan nyo yung loob. Kailangan tuyo yan bago nyo ipag ikabit. Balik na natin to. Ito na, punasan ko na. May orientation to. Hapin lang natin. Yan, hindi kayo magkakamali dyan. Tapos ipindutin lang natin itong dalawang to. Yan. Itong manifold naman yan. Madali lang na ikabit dyan. Kita nyo yung hulma na yan, may nakahulma yan na gano'n eh. Ayan o. Hulmang-hulma. Kailangan sakop tong ano. Ayan, itong lahat na to. Sakop. Bali pa ganyan. Hindi mo pwedeng baliktarin niya kasi lalabas yung ano, yung o-ring. So, may orientation siya. Hindi rin kayo magkakamali ng pagkabit. Nakabit na natin to. Ayan, ito yung bolt niya. Yung hindi full thread na medyo mahaba. Mas mahaba dun sa ano. Sa injector natin. May orientation, ganyan. Tapos ganito yung kabit dito. Untight lang muna. Tapos tirayan natin ng konting ano mamaya. Konting impact. Isang pitik lang na low settings. Okay na yan. Kabit naman natin itong sa auto-choke. Ulit ito. Ganyan ang itsura nya. Spring. Paganyan. Malaki, maliit. Tapos, pasok dito. Palabas ito. Punasan ko na rin yan. Punas-punas lang din. Paganyan ang itsura nya. Paganyan.
Tapos ito yung bolts niya. T25 ano. Ito saktong higpit lang. Plastic lang to eh. Sakto lang natin yung higpit. Yan, pagkalapat na, higpitan natin ng kapraso. Okay na. Konti lang kasi baka mabiyak eh. Mahirap na no. Yan, lapat na lapat naman ah. Bitaw natin itong TPS. Huwag nyo kalimutan yung o-ring. Yan yung o-ring nya. Yung o-ring. Shoot natin yung o-ring. Sagad natin. Yan, nakalapat din doon. Saka natin isusuot dito. Yan, meron niya ano, kabitan. Ito, medyo mahirap ilapat kasi may o-ring. Pero pag nag-fit na yan, yan, lalapat na yan dito. Dinan nyo lang maigi. Ito yung bolt niya, mahaba. Ito, bago nyo higpitan, lalapat muna natin. Yan, bago nyo higpitan yan, push nyo to. Iangat nyo ganun. Kasi yan, oh, ito nyo, mababa. Gumagalaw siya. Iangat nyo ganun, pataas. Yan, oh, gumagalaw yan eh. Kailangan nakapush siya dito. Yan, hawakan nyo lang na ganyan. Sagad nyo, saan nyo higpitan to. Para hindi mag-unstable yung minor. Cause yun ang pag-unstable na minor. Yan, konti lang. Mabiyak. Plastic lang. Yan, sakto na yan. Makan yung TPS natin. Air screw ito. Yan, ibabalik ko na lang yung ano niya, no? Yung kanina na saktong settings para sa akin ng idle. Ito, ididiin nyo lang na ganyan. Screw nyo. Sasagad ko muna. Nasagad na. So, ibabalik ko na lang siya ng 3.5 yung sa akin. Yan, full close. 1, 2, 3, 3.5. Yan, okay na yan. Ito ulit. Itong may mga numbers letters dito nakaharap. Itong wala yung blanco dito. Yan, paganyan. Yan, okay na. Kapitan natin yung throttle body. Nga pa, nag-tune up ako. Ito yung tune up kit ko. Yan, hindi ko lang napakita na kasi haba yung vlog eh. Siguro ibang vlog na lang yun. Masikip yung ano ko, intake at exhaust. So, nilogan ko ng konti. 0.10 intake, 0.24 sa exhaust. Chinunap ko na yung valve clearance. Kabitan natin to. Next, ano na lang yan, next time na lang yan na vlog na yan.
Yan, okay na, nabit na natin. Ma-double check na lang yung mga sensor kung okay na. Yan, baka may nakalimutan kayong ikabit, double check nyo na. Bago natin pandarin yung motor, reset muna natin yung ECU tapos pati yung TPS. Yan, mag-reset na tayo ng ECU at TPS. Huwag natin gawin, tanggalin nyo yung cover ng battery tapos i-access nyo tong DLC. Data link connector. Yan. Ito, press nyo lang to. Yan, pe-press nyo to. Itong ilalim. Tapos, yan, at yan ganyan. Ilayin nyo pataas. Yan, tanggal na. Isho-short natin yung ano. Magamit kayo ng paper clip. Pero may nabibili nung ano eh. Nung pang-connect dito, nakabili na ako. SCS yata yun. Yan, i-short natin to. Ito muna nagamitin natin. Hanapin nyo yung green tsaka brown wire. And green-brown. Suot nyo lang. Yan. So, unang gagawin natin, start natin ignition, tapos check natin kung may fault code. Yung check engine, tingnan natin kung magbiblink. Yan, wala namang ano, fault code. Ayan yung pag-check. Na malaman nyo kung may na-store na fault code, magbiblink-blink yan. Pagka wala, okay yan. Pagka wala, proceed tayo sa reset ng TPS. Sa pag-reset ng TPS, atanggalin natin tong EOT sensor. Ano ko EOT sensor tawag dito eh. Sa ilalim nitong ano na to, host na to, yung coupling. Medyo mahirap nga lang to. Ang hirap i-access. Ang gagawin niya, pipindutin niya yung ano, yung connector, tapos silahin yung pag ganun. Tatanggalin ko muna, mahirap eh. Natanggal ko na, ito. EOT sensor, medyo mahirap, pe-press nyo to. Yan, pe-press nyo yan, ito. Tapos pag na-press nyo na yan, ilahin nyo. Sa ilalim yan ito. Yan. Ilang kita eh, mahirap eh. Sa dito. Ilalim nito. Isho-short din natin ito. Yan, para ma-reset natin yung TPS naman. Pang isa ko. Ito, dalawa lang to. Kaya, masya-short mo agad. Yan, okay na. Yan, para ma-reset naman natin yung TPS, i-on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin tong tinap natin dito sa EOT sensor. Biblink yan na mabagal. 1, 2, 3, 4, bunot. Blink na mabilis. Ah, pag nag-blink na mabilis yan, ibig sabihin successful yung TPS reset natin. Ito, binunot ko na. Yan, okay na, off na natin. Tapos, saksak na natin ulit to. Itong EOT sensor. Yan, saksak ko na. Magkiklik naman yan. Pwede mo rin i-access it sa kabila. Natanggalin mo lang yung radiator cover. Mas madali dun. Check natin kung okay, walang check engine. Ang data steady lang. Ano, okay na. Mag-initialize naman tayo ng ECU. Pag-initialize naman ng ECU or reset ng ECU, full throttle natin. Tapos on yung ignition. Tapos after 5 seconds or kapag tumigil na yung blinking doon na mabilis, bibitawan na natin yung throttle. Tapos pag nabitawan natin yung throttle, magbiblink na yun na mabagal. Yun yung confirmation na success yung reset natin. Full throttle, on ignition, after 5 seconds or kapag nawala na yung blink, yun yung mabilis na blink na yun. Bitawan mo na yung throttle. Mas mabiblink yan na mabagal, confirmation na success. Yun, nagbiblinking na mabagal. So off na natin, okay na yan. Na-initialize na reset na ECU. Yan, i-idle na lang natin for 10 minutes. Ay, bubunutin ko pala yun. Okay na yan. Pagka-reset nyo, bunutin nyo na yun. Tapos balik nyo na. Okay na. Idle ko na lang ng 10 minutes. Tapos okay na.
Kaya kung tingin nyo, mababa yung minor nyo, pwede nyo i-adjust yan. Ang tingin ko, medyo mababa eh. Parang gusto ko i-adjust. Try ko i-adjust. Check ko din, meron ako doon ano, RPM gauge. Medyo mas sumuka yung minor. I-idle ko muna ng 10 minutes yan, tapos okay na yan. Yan, nakita nyo na kung paano, ano? Bilis rattle body. Madali, tsaka reset ng ECU. Yan, basta after nyo maglinis na, ano, rattle body. Reset kayo ng ECU kasi may mga tinanggal tayong sensor eh. Pero yung standard procedure, check nyo muna yung ano, yung fault code, kung merong nag-store na fault code, tapos delete nyo kung merong. Wala naman, proceed kayo sa ano, sa pag-reset ng TPS, yung sa IoT sensor. Yan, tapos yan na, initialize o reset ng ECU. Madali lang naman, kaya-kaya naman eh. Sa kompleto lang kayo sa gamit. Madali nyo magagawa yan, throttle body. At saka yung paglilinis, sundan nyo na lang. So next linis ko nito, 10,000 kilometers na ulit. Yan, ganun lang, madali lang. So, mga senyalis lang yan, yan nga, pag tinanggal nyo yung air screw, pag may mga kulay itim na siya, yun, linisan nyo na kasi malamang madumi na yung passageways ng hangin dun eh. Kaya pwede nyo linisan yun. Or 10,000 kilometers. Yan, magdidepende na rin sa dinadaanan nyo kung mag-abok o hindi. Yun. Pag grocery ako ngayon eh, kaya binlog ko na to. Ang mga 2 weeks na yon nung nag-throttle body cleaning ako. Yung palang pagbabaklas ko nung ano, no? Nauna kong baklasin yung manifold eh, bago ko binaklas yung throttle at return cable. Yan, unahin yung throttle at return cable para hindi nyo nakahawakan. Talaga, medyo nagamali tayo doon. Pero okay lang yun, nabaklas ko naman eh, hindi man sobrang higpit eh. Pero sobrang higpit yun, natanggal nyo na yung sa manifold na bolts. Gabit nyo muna, tapos saka nyo tanggalin yung throttle at return cable para mas madali siyang tanggalin. Hindi nyo na kailangan hawakan. So okay na yun, throttle body cleaning, basic lang no. Kailangan nyo lang talaga iingatan, tapos syempre yung pagre-reset. Or yung standard procedure ng Honda, kailangan nyo gawin. Ito nga siguro tapusin yung vlog, wala naman akong babanggitin. Okay na okay naman. Ayun lang, tandaan nyo lang yung ano, idle screw para maibalik nyo sa dati. Ay nga pala, naka-order ako ng ano, nung SCS connector. Yun yung sinasaksak no, dun sa may ano eh, sa may DLC. Parang siya yung nagsisilbi na pang top ng ano, para makapag-reset ka ng ECU. Okay, ko lang siguro yung link sa description. So, yun ang isa substitute node yun sa ano, sa paper clip na ginamit natin. Yung SCS connector na. Pero kailangan nyo para ng isa para dun sa ano, IoT sensor. Para ma-reset yung TPS. Kasi dalawa eh. Hindi mo yung pwedeng gamitin sa ano, sa IoT sensor. Or yung fit. Dun lang yung fit sa DLC. Or data link connector. Yun, SCS connector yung na-order ko. Ngayon ako naka-order eh. Kakarating lang. At tapos, sige na yung vlog, no? Alright, mga bro, ride safe!